Lamang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Isang napaka-init na hapon, mga kaibigan. Grabe, 45 degrees, 45 degrees sa Zamboanga. Ganyan na kainit ang klima, mga kaibigan, at ganyan din kainit ang balita ng Radyo Mindanao. Astig, radyo na, dyaryo pa. Ito po niyo abang lingkod, alasin at sang oras tayo magsasama-sama, palitan ng kuru-kuru. At iba pa ang mga balita, kasama na dyan, pati chismis! Hello! Howdy, howdy! May adlaw ka ninyong tanan, mga kaigsunan, na naginahawat lang gihapon ang adlong programa nga nalang gihapon ito sa mayong pangunauna, sa mayong pangisip, sa mayong panglawas. Pastilan, mga kaigsunan, medyo init nga ay rin sa gawas nyo eh. Murarag kalipong bitaw. Ginahalan nga mag-inom na tag-tubig. Daghanan niya pag-inom ng tubig, mga kaigsunan. Aron nga dito mamalhan, diyan alun sa Zamboanga, pipila ka mga anak, pipila ka adlaw na mga kaigsunan. Wala mga tao mag-ulan. Mag-ulan speakers, pero dili ka yung kusog ba, magtaliti lang. Pero ang kasagaran ana, tag-init. Ha? So, unsa may ginabuhat na ito karon, mga kaigsunan, naamo sa inyong mga tagsa-tagsa ng mga tugkaran, tagsa-tagsa nga panimalay, tamo diha na ng Dublin's Bay Bayon, diha na ng mga bukid, o asa mo karong dapida, kami mo ingon nga welcome, dayon mo sa adong tulumanon, kadadlaw ni siya, ang Radio Mindanao Astig, dili lang ni siya radio, kundi li, diaryo pa jud, ha? O kamo diha, diha na ng lungsod sa Zamboanga, mga Binisaya, mayong adlaw kaninyong tunuan. Kumusta man ang atong panginabuhi diha? Lagi ang ubang mga tricycle driver nga naadri, mga Binisaya nga naadri sa nadiha sa Zamboanga nga nagpangita ang panginabuhi. Lagi pinagi niya ng ilang pagbiyahe sa ilang mga tricycle. Mayong adlaw kaninyong tanan. Bitaw, di man tamangilad, no? Og sa mga dapit nga naay mga Binisaya, lagi din sa Mindanao, dahil kay Binisaya lagi. Diyan-yan ang Zamboanga, Sibugay Province, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Basilan, Tawi-Tawi, og Sulu, doon ha Lupasug. Salam doon ka ni Kutantan, mga tuan, mga reang, maunin kita niyo mga kakampungan, kalolansya na itong mga waktu ini. Mudah-mudahan masih-masih namayang kita no nanonuntung pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masih-masih namayang kita no makuyag bulan ini, bulan naman sin the Rabiul Awal. Dinaya pag ini kapag bata sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sa mga kayong lupalop ng mundo, mga kaibigan, itong palatuntunan po natin ay hindi lang ito sa Mindanao, kundi sa buong mundo. Dahil tinadala po ito ng Mindanao Examiner, the regional newspaper. Hanapin po ninyo kami sa website ng Mindanao Examiner, mga kaibigan. MindanaoExaminer.com at dyan po mapapakinggan po ninyo ang ating palatuntunan araw-araw po yan mula Lunes hanggang Biyernes ng Radyo Mindanao Astig. O mga kaigsunan, lagi sa adong mga
balitang atong masayran, magkaigsunan, sa pagkakaroon, dihani-hani ng politika ta, dihani-hani ng lungsod sa Sumbuanga. Padayon lang gihapon ang mga kineng mga balita. Padayon lang gihapon ang mga istorya. Padayon lang gihapon ng mga black propaganda. Batok sa usa ka politiko, batok sa usa ka kineng maayong pagka leaders diha lungsod ni anang lungsod sa Sumbuanga. Kaya adto pang maminaw ta gradyo adtong basaho ng mga komento ni anang mga kauban po nato pinagi nining social media bitaw mga kaigsoonan stilan mura bag nagi sa panahon karon mga naamantay freedom of expression kung saun sa mga freedom nga angay nato ika ika sulti pinagi na nining social media mga kaigsoonan. So padayon lang gyapon ang gira sa baba nga nagpakita sa usag-usa nga lagi kay kini pananglit nga naa kay nahimog mga kaayuhan diyan sa imong sa imong syudad, sa imong lugar. Inana gina naaboy daing tao nga lagi manira pod. Daudod po ng imong ginabuhat mga kaigsoonan, mga isang nakabuhat lang inana, maghinambog na ka. Nakabuhat lang kay inani, pang istorya na ni mo, imo nang ipanghambog nga, nakahimog ka ginani. Ang usaw po nga, mga himudag, project ni inani, di po kasugod. Lagay ang murag na himo ng issue. Kining flyover lagi, may himo ng issue. Diyan niya ng lungsod sa Sumbuanga nga ang gusto unta sa city government nga unahon sa ng widening of road kanang padakuon ba ang kining mga kasada na do kay pastilan kadaghan kayong mura mag kada bulan, kada adlaw, kada tuwig magkadaghan maninaw ng tao, magkadaghan ang kining mga sakyanan dihan-dihan ang lungsod sa Sumbuanga. So ang magkadaghan po ang sakyanan mga kaigsoonan. So ang traffic na to still na alos nga usahay mausak oras ka diha naghulat kadaghan kayog mga sakyanan kunya mo agi pagkagpikas na agi hapon. Kay lagi ginahimo pod ang mga dalan. Mura bag di pagani mahuma ng pigas, maghimo na po, magbangang na po dito sa pigas, hindi daw DPW at sa mga kasino, humanunta nila ang usaka. Palas niya nang diha sa kasan niya, kasanyangan mga kaisunan, naghimo sila dalan, nadugay na siya, niya, nagbangang na po sila dito sa pigas nga lugar, mapagani mahuma na diha, noong kadaadlaw diyo, bisag Domingo traffic lang niya hapon di magigsuran kaya di dyan maagihan ng pananglit nga walay tao nga magbandar dito sa traffic na dyan sa loyo di spika sunahan ay pastilan traffic dyan sumaw ka ng mga iksuon lagi nga kinanglan before nga maggama o laing project padak ano sa ang dalan. Kung sa among ngayon silang kinilaging widening of road, daghan palagi mga tagiya sa yuta, kanaan ay mga balay diha, na ay mga struktura, nga angay nga bayran ka na sa DPWH. O niya kang uban nga di pa mapusugod, daghan pa mag mga, unsa ni, daghan pa mag mga lugar, nga angay nga gubun. So muna ang murag standby ang pagpadako niya ng dalan. Wala ba kayo na sila nakahunaw-unaw sa una pa? Nga before nga naabay studyon sana, huwag ba pananglit nga kamudiha?
dili pa namang sugod. Aw, imo ko nun sa nila. Ila sa nang istoryahon ang mga tagiya ni anang mga yutang maaligsa ni anang pagpadakos dalan. Na pagkaroon, maubalay pag hangyo nilang dili man dahil sugod ang ubang kuan. Sa ako manaron. Ha? Asa nga po nang apugso ni Munag. O tingali, bayaran ba? Si kulans bayad ba? Masig babayaran sa inyong milyon-milyon ng bayaran, ana. O di man sugot po ng mga ugdili ka bayaran ng milyones, bayaran na lang dyan para wala na'y kuskus balungos da. O niya, lagi. Kwa man na madugay man na makanalandalan dihan sa paingong hindi dihan sa baluwasan, paingong dito sa taasan mga kagsuna, basta lang nga dugay ng mga kaya. Ngayon, daghan lagi ang tagiya sa iyo ng di lagi sugot. Sugod man ugaling, murag tingali, mahal tingali. O na, niya po yung usag leader po na doon rin nga iyamang yung ipursigi kining kinindalan nga muagi tagstaas ba. Balas na ng Manila. Huwag pa man ta ng kakitaan na doon sa Bunga. Yes, Manila, kita na gana, flyover ba. Dito mo agi sa taas, mga sakyanan, dyan naapoy mo agi rin sa bus. Ngayon silang kadugaya, muro mo nagtaytayan ba? Nagkauna-una, maghimot agtaytayan sa dagat naman. Pagkaroon, ang taytayan, naanas mala. Nagyanan na sa mga sakyanan. At sa mga nakaiwa pa man human ang widening of road na do, unyanayan na po sa Kabuk Project nga ilan na pong paghahimoon mga sugod man daw na karong sa sunod nga tuwi ganun January yung tingali o pila ka adlaw na siya 500 days man na siya sobra sa mga duha ka tuwi kapin mo na siya o madod ba sa taong payag naman daw sugod man daw nga ang problema lang dito, kinahanglan nga wa man tingali nila maapil dito sa katungingon sila feasibility study nga paghimo niya ng flyover katulad ng traffic pananglit nga gihimo na na siya magsugo na ng proyekto asama daw mangagi ang mga tao ang mga sakyanan kaya mangita na po silang alternate nga dalan agianan. So, mao ka na. O gila nga ang kitistingan. Karong umaabot nga Disyembre. Dry run ko, no? Now, atong tanahon ka na. O mulusod na siya. Aprobahan ka na sa atong halangton nga mayor dihanian ng lungsod sa Sumbuanga. Aron ka na nga project. Nga matuman na diha. Nga kung silingan po, ingon siya nga. Aw, aprobahan na lang ang tanda ni Mio Ben Climaco aron nga wala na set aside sa daw sa ang politika. Nako, ina na mga na. Sa aman kay nga gasila kapadalos-dalos mga bod na ay leader ng dihar ng lungsod ng Sumbuanga, maghimong po sila gila, ilaha. So wala, may nana, siyempre, ikaw god. Murang matapakan ka diha. Ngawa ang nanghid ni mo, o niya ipa-explain ni mo, di ba magkapulike mo ni noon. So, mao ka na ang, so, atong tanawon ka na mga kisunan. O, kineng asa na padulong, kay matod ba, o di doon ang madayong ka ng project. Basig, kuhaon ka na balik sa gobyerno, no? Kay national government, funded by national government man na siya. Gigan sa, pinagi sa DPWH. So, atong tanaw na. Aron makita na do. Kung so may resulta na, huwag bananglit madayo na, ang lipay ang tanan. Gatong mga sagilang ko, pananglit nga matrapik tadi ha, pananglit nga di na siya maagyan, mangita sila glain ruta, sulod sa duha katuig. Sige lang tagantos. Pero pagkahuman tingali na, lipay po tingali ang tanan. Diba? Ay, may katod pa nila nga padakan ang dalan una na pa joy mga adlo magabi
adlaw maghimo sa padakos dalan, magabi ipon maghimo na ng flyover. Ngambot dinod man nila ng isgot na nila. Asig masuwa-suwa na po na. Taas na po na. Wagi ng salakyan niya. Panangilit nga substandard na po na. Pastila. Nagidaghan na gayang mga ginahimo ni ana nila nga. Naghimo silag balay. Nagigira sa NHA. Project sa NHA. Naghimo balay. Pastila. Pila kaadlaw na, pila kabulan na na. Ang simento na himo magbalas. Ha? So, mao ka na, naot nga, guwapo ka na siya, naot nga, maayo ka na. Aron nga, malipay po ang tanan. So, sa iskot-iskot lang gyapon mga kaigsunan, ngadong presidente ba? Ngadong presidente, ang suman na siya eh. Nagkulang na ba ang kapabilidad sa atong militar? Nga maghimo daw siya DDS para ikunta niya ng mga death squad ng NPA. Oo, itong death squad mga kaibigan, ito yung mga hitman. Oo. Ng New People's Army, yung Sparrow. Hina, mangga. Mali kasi yung pronunciation tsaka yung spelling ng mga ibang media. Yung mga media outlet, ginawa nilang Sparrow, parang ibon. Hindi po Sparrow ang tawag yan. Sparrow. Sparrow. Ang ibig sabihin yan, Special Partisan Unit. Ang spelling yan is S-P-A-R-U. Special Partisan Unit. Hindi yung Sparrow na ibon. Kaya sinabi ng Pangulo, kagawa daw siya ng sarili niyang death squad. Para patas ang labanan dito sa mga ambuscades at pagpatay ng mga rebelde sa mga sundalo at kapulisan. Pero matagal nang may death squad ang Pangulo, di ba? Yan ang ating naririnig. Yan ang ating nababalitaanan, yung Davao Death Squad. Kahit na pagbalik-baligtarin mo, denial dyan, talagang meron. Yun ang, alam nyo kasi mga kaibigan, minsan kahit hindi natin makita yung apoy, naamoy natin yung usok. Kaya alam natin may nasusunog. Kasi kung walang usok, wala namang sunog, di ba? Inaamoy natin eh. Parang ano yan, parang bagoong. Pag nakaamoy ka ng bagoong, alam mong bagoong yun, alamang. Ganun din yung DDS. Kaya lang, ano magiging epekto nito? Sa publiko at sa international community. Siyempre, pag sinabi ng Pangulo na magtatayo siya ng sarili niyang death squad, di ba? Talagang lalo lamang magpapatibay ang akusasyon, ang bintang ng United Nations Human Rights Commission at ang ibang mga human rights groups dito sa impunity, yung patuloy na extrajudicial killings sa ating bansa. Whether we like it or not, talagang may nangyayaring extrajudicial killings. At ang masakit nito, ang mga namamatay ay yung maliliit ng mga drug pushers, ng mga drug couriers, samantalang yung malalaking isda wala. Wala tayong naririnig na napatay, mga Chinese wala nakalusot pa yung bilyong-bilyong piso halaga ng shabu diyan sa Bureau of Customs, hindi lamang isa kundi dalawang beses. Kaya ang sabi nga ng PDEA, ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Aaron Aquino, ay umabot na, nakarating na sa Mindanao, yung shabong nakalusot dyan sa Bureau of Customs. At ang natuklasan nito mga kaibigan, ng marami silang mahuling shabu dyan sa magulong-magulong lalawigan ng Maguindanao. Ang Maguindanao mga kaibigan sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao binabansagan ngayon ng Shabu Paradise. Ang daming dyan nang gagaling ang shabu sa Mindanao, papuntang Davao, dyan din. Base yan sa mga interrogasyon, investigasyon na ginagawa ng ating mga otoridad. Ang tanong dyan, sino ang nasa likod ng mga drug lords dyan sa Maguindanao? Baka naman ibinabiyahe yan sa karagatan, sa kalangitan, kaya nakakapasok dyan. May mga checkpoint saan itinatago yan, di ba? Yan ang dapat natin alamin. Bito, mga kaigsunan, no?
Pwesa gyan, kengon silang sige, sikop dere, sikop de do. Ha? Ang masikop yung tao nila, katong mga gamadoy ba? Katong mga magamit, katong mga nagnegosyo, niyana, na unya katong mga gamadoy, mga gamay nga isda, ang ilang masikop. Unya, masikop or mamaday kay misukol ko, no? Mao ka na, mga kaigsunan. Unya katong mga dakong isda, in town, di man nila kaya masikop mga kaigsunan kay lagi, drug lord na siya. Daghanan siya sapi, daghanan siya kwarta, o sige, daghanan siya mga tao. Galanganin po lagi ang mga otoridad na ito. Excuse me, bahaya sa mga maayong tao. Pero lagi, magkauna-una ta, di alang gani na yan ang alung susumbang ka magsunan, daghang kayong ordinansang wala magama. Sa una, ingin sila bawal. Di pwede mag-parking ang mga sakyanan. Dihan-ihan ang mga main road. Dihan-ihan ang syudad. Kay Dakpon, bisag mag-standby lang kag pila ka minuto. Ilan ang Dakpon? Tikitan ka. Butangan dahil nag-ticket ang imong windshield. Butangan nilang papel. Pero lagi sulay. Sulay nga mag-parking ka ng motor lang ka. O tricycle ba diha? Unsa ba? Ah, adun rin ka sa polis. Sa mga traffic. Tataga, tikita na rin ka. Pero katong mga kita tagsakyanan nga di kotse, mga gwapong mga sakyanan ng mga kiksunan, nila na masagda niha. Kaya nga naman ka ha? Imbes nga mautong kolektahan nila, mga dato, ang kayang-kaya lang ino nilang kuligtahan. Tikidan. Ang mga niwang. Ang mga gakuan lang in town. Gamay rang income. So, mao ka na. Sabot pa sabot na ang aking sunan. Sa pagkakaroon, kung ikaw ay sapian, daghan kang mahimo magiging sunan. Daghan kang labag nga matod pa nilang lahi lagining na kay sapi ba? Ugula kay sapi. Lahi na dyan. Lahi ang pobre. Lahi na dyan ang dato sa pagkapanahon ng karon. Kaya nga nung kahano, mga imporoser na ito, ulit imporoser na ito. Huwag marusingon ka. Hindi ka respetuhan. Huwag gwapo ka mamiste. Kasi lang ang dato na. Basig, anak na sa gobernur. Basig anak na, ang tagiyan na, basig general. Or basig sindero na dito sa Cebu, sindero na dito sa Sambuanga, Sibugay. Sumawag ka na mga kisunan. O basig ang kaparintiyan na general. Sumawag po na, nagkalanganin po ng mga manikop diya. So, inana nga itong balaod ng atong style mga kagsunan, wala. Wala'y dili mag hantod pa hantod karon mga kagsunan. Inani lang gihapon ang katauhan diha sa Pilipinas. O niya, strict man kaha. Matingyal na daba diha sa Bureau of Custom. Nga ambot, kunwari lamang tingali nila itong pipila billions of pesos ang halaga ng shabo ang nakumpiska riha na nakalusot man itong uban billion na nakalusot na pila ra ang ilang na naibawaan ang ilang na dakop mga kagsunan. So hantod karon kaingon tang primero si ikop dire aris dire patay dito patay dire na magkadaghan man inoon. Binado, mawala na ng droga sa Pilipinas, pastilan, magkadaghan man inoon, magkadaghan man inoon. Binado, daghan pong mga
Madabas na ka, ang dami ng sinibak sa pwesto, ang dami ng pirales, ang dami ng na-discharge, na-dismiss sa tungkol, na-dismiss sa kanilang servisyo. Sabi na itong wala na na'y korupsyon, kahit daghan na kayong nangawal, daghan na kayong mga na-dismiss, mga kaigsyonan, pero naalang yung kadaghan mga inaon ng korupsyon. So, magkahan eh, kitestingan lang ka ang atong presidente. Ay, pasti lang mga kaigsyonan, inaana na siya. Onyas pagkakaroon, iya na pong giyatake ang, ang simbahan. Mm-hmm. Ay, yung sinasabi mong nasibak ba? Dalawang official mga kaibigan ng Office of the Presidential Advisors on the Peace Process. Yung OPAP. Hmm? Sinibak! Isang undersecretary at isang director. Gano'n man. Dahil sa alegasyon ng corruption. Ako po. Ngayon, nag-resign din pati si Jess Duresa bilang secretary ng OPAP at bilang Presidential Peace Advisor. Yan, ako. Yan nga ba sinasabi natin. Eh, ang matindi kasi sa Pilipinas, sa gobyerno, pag na-involve ka sa isang ahensya, meron kang aligasyon ng korupsyon, tatanggalin ka, pag-resignin ka, pero ililipat ka rin. Bibigyan ka ng ibang posisyon. Ganyan ang nangyari. O, di ba? Maraming sinibak si Pangulong Duterte ng mga tao niya. Pero ano nangyari? Palamig muna ng ilang buwan, tapos inappoint na naman sa ibang posisyon. Ay nako, yan ang nangyayari sa ating pamahalan ngayon. So dapat siguro unahin na ng Commission on Audit, busisiin ang Book of Accounts ng OPAP dahil nako, napakasangkaterbang limpak-limpak ang pondo niya mga kaibigan. Ay kailangan natin malaman, tama ba ang pinagkagastusan ng pondo ng OPAP? Saan napunta mga salapi? Lahat ba ay mayroong mga resibo? Lahat ba ay kompleto? Lahat ba ay ginastos? Anang naayon sa mandato at sa batas? At ito ba ay na-check na maigi? Bakit sinibak yung dalawang official lang OPAP? Dahil sa korupsyon. Yun ang sinabi ng Pangulong Duterte. Yun ang kanyang alegasyon. So ngayon kailangan malaman natin sa OPAP, halungkatin na nila mula nang umupo itong si Pangulong Duterte. Yung nakaraang pondo ng OPAP na kung saan ay si Secretary Jess Duresa ang pinuno. Sa ilalim nitong pamahalang Duterte at sa ilalim ng pamahalang Aquino, si Jess Duresa pa rin. Diba? Oo nga, no? Prior to... Ang laki ng pondo eh. Ang laki-laki ng pondo ng OPAP. Tapos hindi makapaglagay ng advertisement sa dyaryo. Yan na nga. Lahat gusto libre. pero nako, nakakatakot ang pondo niyan. Tinolbit ako ng mga gigsunan. Ang mga kuan libre. Tinatanong ng mga stakeholders eh kung kailangan i-examinin. Dapat 'yan i-audit 'yan. Pondo. Pero nabanggit prior to that yung pag-resign ni Secretary Duresa. Mayroong nabanggit si ang ating presidente. Nabanggit din pangalan na kurakot 'yan eh. Nag-resign daw dahil sa nagnanakaw yan, sabi ganun eh. Dahil sa command responsibility. Ay, pero ang ibig sabihin nun mga kaibigan, hindi na check kung totoo man itong mga alegasyon, hindi na check ni Duresa yung sarili niyang mga opisyal. Bakit kung na-check niya yan, dapat malalaman niya na, oops, sandali, ano nangyayari dito? Sino nagsumbong sa Pangulong Duterte? Bakit naiwan na bulag itong si Duresa? Out of delicadeza, nag-resign na lang siya. Wala namang problema mga kaibigan, si Jess Duresa, napakayaman na tao yan eh. Meron pang resort yan. Yan. Diyan sa Davao, meron resort yan. Napakayaman yan. Pero okay tao yan, matino. Mabait. Mabait ko sa mabait. Pero hindi ko alam. Yan na nga. Command responsibility nga ng mga isunan. Kay lagi, nga nung pasagdan mo yung mga tao diyan, mga awat, di ba? Dahil pang nangyayari ngayon. Dahil si Gloria Macapagal Arroyo, ang House Speaker ngayon, balik na naman ang pork barrel. Balik na naman ang PDAF mga kaibigan. Terrible. Ewan ko ba kung bakit itong si Gloria nakakabalik pa. Dahil during her time mga kaibigan, grabe yung iskandalo. Diba, nakasuhan nga ng plunder yan. Ang daming drama. Kung ano-anong nilagay sa katawan. Kesyo nag-neck brace. Kesyo naglagay ng kung ano-anong brace sa ulo. Pag kumaharap sa media, kahit nasa loob ng kanyang hospital room na napakarangya, naka-neck brace,
Oh, pero pag wala ng media, wala na rin neck brace. Eh ngayon mga kaibigan, 60 million ang ibibigay sa mga congressman. At 200 million yata ang ibibigay naman sa mga senador. Ito na yung sinasabi ni Senator Ping Lacson. Na may nangangamoy baboy. Nangangamoy pork barrel ang budget ngayon mga kaibigan. Hindi naman talaga tanggal yan. Iniba lang nila yung pangalan. Diba? Lalo-lalo nga, Jesse Arroyo. Ako po, mga kaibigan. Bobos ang pondo ng ating kabangbayan. Eh, ekonomista yan. Ekonomista yan eh. Siyempre, ang sabihin niya, baka nagkulang na yung maghihirap na yung mga mambabatas natin. Ay, nako. Baka lumubog na yung ekonomiya ng mga mambabatas natin. Kaya balik yung pondo ng baboy. Eh, pondo ng baboy. Talaga yung matindi. mga kaibigan, nakakasuka. Lagi, no? Nakakasuka ang Kongreso. Lagi. So, grabe. May nanag na magigsunan. Kay lagi, unsa-unsa na lang mga pamaagi ang ginahimo sa atong mga leader na ito karun. Ha? Unsa man nga, unsa man kay buhato na itong mga kaigsunan, unsa man kay maayong buhato na ining mga tawhana na kinsa may dapat nga sisihin ani. Gikan sa pagkabata, kita giingnan ta sa atong gitudluan ta sa atong mga ginikanan nga maayo inani nga inani dong magbinuodan pag-eskwilag tarong pag-eskwilag maayo og usahay di pud makakita sa mga ginikanan nga maningkamot yun sila nga kinahanglan ang ilang mga anak. Mamaayong tao saon man kay ang amahan po dahil nga lahi man po ng ginabuhat gawatan man po dyan siyempre muturok na sa mga kaugat-ugatan sa mga anak ang kagipagkaon na sa mga na puro ginawat pagkadakuan na mangawat po so di hata nagka-problema mga kagsunan yung tanilang parenting ba parenting ba na? Mga diha ang nagka-problema ta sa atong magkaingon tang kita nagkalisod-lisod kay nahimutag pobre kay mahalan tanan nagkalisod-lisod ta nagmahalan tanan unsa pa na naay daghang corruption naay mga kining na ay droga. Daghan ng problema magigsunan. Nga naman, kinsa may basulo na ito. Tao, lagi tingali back to basic ta. Pero sa pagkakaroon mga rin, mulag dili naman naman back to basic. Marunong di naman siya matabang. Mulag di na matabang. So padayon lang gihapon ta. Isulong lang gihapon. Unsang kalihukan nga mamahimong nga matarong ang panginabuhi na ito din sa Pilipinas. Huwag bananglit. Padayo na ito. Katong mga kawatan, kinahanglan, mangawad sila, putlan o kamot. Kay, di na ganyang corruption, di na dyan, matabang. Murag ganyang kaugalian na mga Pilipino nga mangawad. Ana, walay kontento. Madagpan gani. Madagpan nga nangawat. Pag-imbestiga siya nga ang kaso na yun, ani, mandarambong. Ang kaso na yun, corruption. Putla na yung kamot. Dito pa na sa laing nasod. Patsyon na yung mga kiksunan. Kinangawat man. So, wa na laing medyo ani. Kung hindi lang maghimo na po tayo balaod nga katong balaod nga medyo brutal ba? Ha? Ito mga balaod nga brutal. Pananglit nga ikaw may patay kag tao. Kinanglan, ikaw po patyon kay may patay mga tao. Di ba? Kaya sobra po nato pagka may patay, nakapatay og tao, bisag pila ka tao mga kisunan, napatay niya. Preso lang. Buhay lang gihapon siya. Problema lang gihapon ng gobyerno. Pagkanoon siya, nakapatay na gano'n siya.
pagkanon ba? Bisag life sentence na siya riha, naray panahon nga tagaan na siya. Pardon? Di, gawas lang yapon. Awan ito nga di matagam. Sabu, sulayan na ito. Ikaw nang awad ka, putlan kag kamot. Sunod kawad nimo, putlon nimo wala. Sunod kawad nimo, putlon purang wala. Ikaw nakapatay ka, aun sa man, patsyon po. Ano ba? Iwa na na, wala tayong mahimo na kung dili nga, inana na lang ta, andato, o oh, nakakaso ka, wala lang. Makapag-kanal sila, makapag-piansa man, bilag, bisag pila kamilyon, makapiansa man, gawas lang yapon. Diba? Ikaw dato, ay ikaw pobre, makapiansa ka agag milyon, uy, still lando, may pang mutot na lang ka dito sa abuhan. Namaw ka ng mga panghitabo, brutal. Lagi ka na ito, istorya-istorya, labay na. Pero akong banabana ba sa pagkakaroon pastilan, iapil na ng droga, iapil na ng droga sa korupsyon. Ikaw, droga ka, namaligya ka, dako ka ayong kantidad. Ngayon mong nabaligyaan, nasagpang ka, drug lord ka. Aw, ang parusa na, ba't yung gihapon? Diba? Ikaw nangawag ang korupsyon, dahil milyong-milyong imong nakawat sa gobyerno, kwartas ta katawahan, pat yung gihapon. Diba? Onso pa. Ikaw, nang rape ka, ilubong buhi, labayon ng bato, na kinsa may mangrape diha, kay pat yung man diay. Diba? Unless, kung naay bayan ang magpa-rape ni mo, ay gihapon kay pat yung maga, mureklamo na. Ha? Muta, ang katawa mo din mga kaisyonan guys, pagkakaroon lagi kinahanlan na nga ang balaod nga, na ay balaod nga, kini, dili na ni pwede, dili na ni madala sa pake-pake. Di na jod, kinahanglan nga, naghimo yung balaod nga, kanabi tong balaod nga brutal. Diba? Tanaw ng mga lugar diha niya ng diyan na ng lugar sa mga Arabo, sa mga Middle East, mga kaisunan. Ikaw, mangrape gani ka, bunalan ka 100 times? Oh, kaya ka na ni mo, hantun, mamatay ng tao. O na mga awad ka, putlan po ka, mupatay kag tao, apat yung po ka. Sulay ko na ito na sa Pilipinas, di ba? Di, wala na hinoon nga mag taga mga tao ba kaysa pagkakaroon ng dili ni Mimuni na ito wala lang yapon na lang yapon mo nang ganito nga still ano eh asa mo nagkulang ato mga ginikanan so mo rin yun sila nga parenting pero di na karoon sa pagkakaroon di na madala ng parenting magigisunan kinahanglan na ay batas nga brutal kung nangawad ka patyon pudlan o kung nangrape ka patyong yapon involved ka sa droga patyong gihapon. Dito ka ng mga users. Dito mga small time nga gamit ng mga drugs diha. Ato na silang tambalan. Pero ka itong mga drug lord ba? Itong taghimo diha. Unsa-unsa ba? Diba? Hindi pamarisan ng iba mga kaigsunan. So sa laing pang mga lagtun ng mga istorya na ito mga kaigsunan, nagi. Saan naman yung daghan kayong mga balita nga angay masayran sa mga katawhan lagi. Ha? So, bisag unsaon ng mga nabitaw ng itatag balita, mga gisuna, no? Nabitaw yung mga iskut-iskut, mga istorya-istorya, bahin niining mga naanatay bagong kuan? Unsa ni? Hepe sa atong justisya, Chief Justice, natay bag-o mga kaigsunan, kining si CJ, ano sinimangala na yun eh,
si Justice Chief Justice Lucas Bersamin. O niya, na-discussion ko ni nila na ilang matod pa niyang paborman daw siya sa pag libing ni ining late dictator Ferdinand dictator Ferdinand Marcos diya sa libingan ng mga bayani. Mabit daw ato pang nunaon, pero matod pa sa mga kamag-anak ni ining mga Marcos Esban, siya nga kalimtan lang daw ang tanan, we have to move on. Pero ang ubang mga Pilipino, di gud sila in town magka-accept nga i-move on, mag-move on na lang, kalimtan na lang tong mga biyaging ginahimo ng Marcos sa una. Kay daghan po gayong nangamaday mga gisunan, daghan gayong biktima na itong martial law sa unang mga gisunan. So, sa pagkakaroon, ang iyang asawa in town, ang first lady sa una, si Imelda Marcos, may gani kay nakapag-bail. Kaya sa daghaman, datuman, sumaw ka na ang lagi ang mga historia-historia ng bahay niya ng mga dato. Bisa pag makusahan na, nakita na na, grabe na ang pagdautang mga tao niya na, bisag naibahuan na, na-convicted na, huwag na kay kwarta, ambot niya sa kulungan tingali, murag presko, maayon po sila diha. Kay, siyempre, huwag dato ka, mapreso ka diha. Ay, mamasayahon ka sa mga panggaon, ka sa mga kaubang ng mga preso. Eh, dato, good. Dagay ang pagkaon. Nabalik ganit ni ining operation ni ining mga kapulisan, mga militar, batok ni ining mga batok ni ining mga mugamit og mga droga, mga kagsunan, gera sa droga ba? Mukhapit na mukabot og 5,000 ang mga nangamatay. Kay madod ba, misukol man daw nin sila, mga gipatay na sila. Giunhan na yung down sila sa atong mga kapulisan o militar. So almost 5,000 ang nangamatay bahin ni ining anti-drug operations nga ginahimo sa atong kagamhanan since July 2016 hantod October. October kining 2018 sa pagpungko sa adong presidente Rodrigo Duterte nga pinakusgog, pinaigting po nila yung kanilang drive against illegal drugs. So mao gana ang daghan mga tawhan, sing almost 5,000 ang mga nangamatay ng mga kineng mga katao nga sangkot ni ining illegal drugs, mga kaigsyonan. Taghari ay nangamatay mga kaigsyonan, pero saan man ay matod pa sa mga uban nga matod pa nga nga matod pa sa ubang mga daghang kaayong mga komendo ba? Daghang komendo. Mabisa pa yun silang tanan, puser, o adik. Ang bisa pang patyo ng tanang mga puser, o mga adik. Bisa pag patyo nga sila tanan, di daw mawala ang droga. Kay naadoy mga protector, tinood baghana. Mga protector, mga drug lords, mga drug trafficker. Ayon pa nila nga ambot. Ngun sila nga moro-moro lang daw na. Padilin lang daw na para hindi daw paghinalaan. Hoy! Ha? Tumaw ka na mga kiksunan. Madod pang uban nga paano maubos ang shabu. Nga naas kumpare. Sing kumparing drug lord,
na si Inchik ay ambot mga kaigsunan. Ha? So, mao ka na ang lagi ang nahitabo din sa Adum Pilipinas kining drug war mga kaigsunan, mura kining failure ba ta mga kaigsunan? Patayin daw yung puno, hindi yung bunga. Mao ka na. Patayin ang puno, hindi yung bunga. Ipatay ang mga small time nga katauhan nato. Pero katong mga big time nga drug lords, labi na kisa man ang mga big time nga drug lord, na ay ubang Pilipino, na ay ubang mga Inchik, ha? Buhi lang gihapon sila o na lang gihapon silang patuloy nga nag-distribute. Still lang. Mao ka na mga kaigsunan. Barkada sa mga uban. Og best friend sa mga uban po. So, unsama mo na mga kaigsunan. Pila ka pagpananglit nga almost 5,000 ang mga nangamatay. Pila po kalibo ang mga bossing nila. Pila po kalibo ang mga drug lords, pila po kalibo ang mga protectors. Na, mo lagi, saon-saon na lang man yung mga kaigsunan, nana na lang ang pamagi deha sa Pilipinas. Mo ito nagkaingontang mas maayo pang involved na sila sa mga droga. Ha? Mas maayo pang naateblaod nga lagi. Ato na lang na silang kwanon? Ato na lang na silang pamatyon. Gimudag balaod nga kineng brutal. So, kamulang gihapon mga kaigsunan. Nabinaw sa atong tulumanon kineng Radio Mindanao. Astig! Ha? So, sa ato pang mga hiskot-hiskot mga kaigsunan, bisa pang daghan ang rebelde, daghan ang mga nagipatay nilang mga sundalo, mga pulis o mga sibilyan, kining mga NPA mga kaigsunan, na alang gihapon ang mga unsani, na alang gihapon ang atong gobyerno nga handa nga mutabang sila ha. Kung saan ang pagtabang pinagi sa pag-surrender. Pinagi sa pag-surrender lagi. Nga daghan na kaayong min-surrender kining mga NPA, mga kaigsunan. O pagkakaroon, lima na po ka mga NPA ang min-surrender diha sa Bukidnon. Another batch of former communist insurgents have returned to the folds of the law. Siyempre, katong miaging adlaw mga kaigsunan, mi-surrender kina sila sa 8th Infantry Battalion. Kining mga NPA, New People's Army, dala-dala na sila sa ilang mga kining sa ilang mga armas. So, sa pagkakaroon kay proseso pa ang ilang mga kining mga papeles mo nila, huwag na siyempre, tagaanin silang mga kwarta, tagaanin silang livelihood assistance o katong mga pusil nga ilang gi-surrender. So, mas maayo ganyan, no? Kaysa kanang diyata riyan sa bukid, padayon tayo sa pagkipagbugno, pagkipagbisog. Kawaan nyo man tayo daganan sa atong mga militar, mga kaigsunan. Kawaan tayo daganan nila kay mamatay ang sundalo sa kabatalyon, ang mapulian ang mga tulog kabatalyon man. Labi na dyan nga diha sa Samar, diha sa Visayas, o parte niya ng Bicol region, mga kaigsunan. Nagdagdag ang atong presidente, pila ka mga batalyon ng sundalo
aron nga lagi girahon kining mga new people's army. So di mo mamalisa nga na. So mas magubang diha nga mas maayo pang surrender na lang sila kaysa padayon sila nga makipaggira sa atong kagamhanan. Kaya listen na gayo mga kagsunan. Kaya lagi madod pang di lagi na sila bisag mamatay ng mga sundalo pila ka batalyon na mupulia na daghan. Daghan mga kagsunan. So sa may atong buhaton mas maayo pang mo balik na lang ta sa sabakan sa atong balaod. Kaya listen na gayo. Lesson na kayo kay Dagi ug mamatay lang yan buda nga walay hinungdan. O niya dihapon sa suluma kiksunan nagpadala na po ang adong presidente ug sundalo diha sa sulu Duterte sends military division to Holo after 5 soldiers die in clash. So, ang entire military division i-deploy sa Holo Sulu aron nga ma-address kining peace and order problem diyan sa probinsya o mga laing pang mga duol nga lugar madud pa sa adong presidente mga kaigsunan. Og nag-down sa nga itong presidente kaya lagi walang na-discarded na siya ni kay daghang kay mga sundalo po ang nangamatay og padayon lang gihapon ang insurgency problem diha sa Sulu maong nagpadaya padala na po sila laing mga sundalo mga kiksunan. Now maong ka na nga nung mang daghang mga sundalo madud ba niya nga istorya-istorya sila sa iyang defense secretary si Delphine Lorenzana o gang interior and local government secretary si Eduardo Año madud ba na ipag-istorya ko siya nga nga nung daghang mga sundalo ha diyan sa Sulu ang nangamatay nga insa nga gusto ko nga usa ka division diha I will provide you with the Glock and 3 magazines tagal mga armas pa napay pistola aron nga bisa magkasibilyan ka ala sige sulong mga kapatid mao ka na ug sayang interview sa mga media dito sa Bohol mga kaigsunan katulad itong inauguration of new Bohol Panglao International Airport madud ba sa atong presidente nga ang gusto niya daghang mga sundalo diha sa Holo diha sa Sulu kay following the recent attack by the Abu Sayyaf group tumaw ka nang madud pa niya nagasubo siya diyan niya nang sulu mga kaigsunan kay nangawala po lagi ang buhay ng mga sundalo na dyan. 25 sundalo ang namatay. Og siyempre, gitagaan po niyang mga medalya kining mga 25 wounded soldiers og napay tingaling mga kaspo tingali ang ginahatang ini. So division size daw ang ilalagay daw niya doon sa Sulu mga kaigsunan. Hindi lang company, hindi lang batalyon. Sa usa ka division, pila ka batalyon na diya. Not regiment, but I'm going to place the entire division to the islands there towards Sabah. Hala, mga kaigsunan. Sumaw ka na ang adong presidente nga gusto niya daghang sundalo diha sa Sulu aron nga
mawala na during kalihukan sa mga busayap diha. Okay, kinilang untang panawagan sa mga pari iba. Ayaw na lang yung taon nilag kining balik-balikon ng batikusun or unsa may ginasuldi sa adong presidente. Pag sa Ginoo na lang nila ba? Murag dili maayo ang simbahan, mag-away, huwag ang gobyerno. Mawag ka na. Kay lagi, kini nga itong presidente, usahay nga kalit lang ang mustorya. Bahin niining mga diha sa bahin niining mga Katoliko ba? Ha? So sa atong bang mga balita mga igsunan, matod pa sa PAGASA, na ay nakita silang bagyo na po, 2 cyclones ang inaasahan na dadaan dito sa ating bansa itong December. Matod pa sa Weather Bureau. Nako, napay bagyo nga muabot din is tuwa mga kagsunan din sa Pilipinas karong umaabot nga Disyembre. Inaot nga kanang mga bagyo nga musulod din is tuwa malusaw ka na siya kay lagi ang kapoy na kaya nagsigig unsan eh kapoy na kaya nag sige, na ay mahitabo nga, magbagyo ba? So, ang inanunsyo ng Department of Education ang na ang huling araw ng pasok para sa pampublikong paaralan ay O-levels ay sa Disyembre 15. So, wala na pong pasok yan. Binaaga po nila, no? Christmas break. December 15, 2018, Saturday po yan. Last day of classes, all levels, public schools for 2018. And then, resumption of classes, January 2, 2019, Wednesday. Wow, ang haba-haba rin bakasyon ng mga kabataan po na, ng mga estudyante po nato, no? Okay, mga kaigsunan, kinakapos na po tayo ng oras. Hanggang dito na lang ating palatuntunan sa araw na ito. Babalik po kami bukas po. At syempre, kung gusto po ninyong mag-loan, ay lina kayo at subukan po ninyo mag-loan kung problema po ninyo sa kwarta. Nandito po ang kasagutan, ang First Standard Finance Corporation. Diyan lang po yan. Makikita po sila sa Fairland Building, Mayor Vitaliano Agan Avenue, Zamboanga City. So, nagkailangan, kung gusto po ninyong magkaroon ng, nangailangan kayo ng loan para bumili ng sasakyan, real estate, o nagkailangan po ninyo ng pera para sa inyong panibagong negosyo o magdagdag ng mga negosyo, narito po ang First Standard Finance Corporation na handa pong tumulong sa inyo. Sa kanilang, tumawag lang po kayo, sa kanilang landline, 992-5480 o kaya kanilang mobile phone 0995-520-2358. So yan po, tandaan po ninyo ang First Standard Finance Corporation. At kung gusto po ninyong bumili ng sasakyan, isa pong Fortuner G na naghalaga po ng 690,000 at isang Montero GLS SA na naghalaga rin ng 720,000 pesos. Last sale po yan mga kaibigan. At isang Suzuki Swift na naghalaga ng 450,000 pesos. Halina kayo at bumili kayo. Ito po ang kanilang numero na gusto niyong na maaari po kayong tumawag o mag-text 0995-520-2358. So, yan po mga kaibigan. At maraming salamat sa ating producer, itong Mindanao Examiner, the regional newspaper. Sa ngalan po ng ating anchorman, si Al Jacinto, at sa ngalan po rin ng ating production assistant,
si Reynold Ong at sa mga nakikinig sa mga oras na ito. Magandang araw po sa inyo. Ito pong inungkod si Sammy Disa. Ayaw in town paglabay o mga basura diya sa dalan. Kay masuko ang Ginoo o gang katawahan. Maraming salamat po. And may God bless us all of us. We love you. Bye-bye and take care. Hanggang sa susunod na bukas, mga kaibigan. Ito po ang inyong baling ko. Dalasing ito, nagpapasalamat sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta. Dito lamang sa Radyo Mindanao Astig. Hanggang sa susunod na bukas. I love you. Mamua. Chup-chup.